Hello guys, how are you doing? My name is Annalie and in today's video ay tungkol po sa klase na trabaho meron ako dito sa Barcelona, Spain. But before ko ipakita ang video na to, please subscribe to my channel and hit the bell notification so that you will have an updates of my future videos. And ito na po ang video! So guys, ang trabaho na ginagawa ko dito sa Spain, ang trabaho meron ako dito sa Spain ay isang housemaid. Yes, sa mga housemaid dyan, hello po sa inyong lahat. And mabuhay po tayong lahat kasi po hindi natin kinakahiya bilang ano housemaid, ang trabahong housemaid. And ang housemaid po ay bilang housemaid po ay hindi po madali. And marami pong mga sacrifices, marami pong pagtitiis, maraming trials, but yeah, sa lahat po ng mga housemaid dyan, sa Hong Kong, ay kay Pinay Who Wonder Channel. Hi, Pinay Who Wonder! Kumusta ka na, girl? Pinay Who Wonder ng Hong Kong, DH siya ng Hong Kong. Hello dyan sa mga taga Hong Kong, sa mga housemaid dyan, mabuhay tayong lahat, girl. Taas natin yung mga ano natin, noon natin, kasi proud tayo bilang housemaid. And sa mga taga Hong Kong, mabuhay po kayong lahat. Mga ano, mga masisipag na housemaid, mga ka-housemaid ko dyan. And especially kay Pinay Who Wonder. Pinay Who Wonder, ha? Minamahal talaga kita, ha? Kasi palagi kita yung binabati. Joke lang. And sa lahat po ng mga OFW, ma Hong Kong man, ma Dubai, ma Kuwait, ma Qatar, ma Saudi Arabia, kumusta po kayong lahat? And sana po ay alagaan nyo ang inyong kasusugan kasi yan lang po talaga yung puhunan natin bilang ano na puhunan natin sa lakas, tama ba yung puhunan? Puhunan natin na magawa natin yung mga trabaho natin kung malusog tayo. Yan lang yung pinaka main natin na puhunan. Kung may business nga may puhunan, well, bilang housemaid, health po yung puhunan natin, katawan po yung puhunan natin kasi without our good health, ay hindi po natin magagawa yung trabaho na, you know, yung mga responsibility natin as a housemaid. Okay po? And then, pasensya na kayo guys kasi ngayon lang ulit ako nagkakaroon ng pagkakataon na mag-gawa ng video ulit. Kasi noong time na, noong past few weeks, dinownload ko lang yung nasa cellphone ko kasi yung cellphone ko kasi madali lang maano, mapuno. So, kailangan i-download ko muna bago ako gagawa ng video kasi otherwise, hindi ako makasave ng video kung hindi ko muna ma-upload yung mga naluma na binidyo ko. Okay po? So, without further ado, ano nga ba ang work ko dito sa Barcelona? Magkano ang aking salary? Tsaka ano yung mga housemaid responsibility or work description ng housemaid dito sa Barcelona. Lahat po niyan ay aking pong sasagutin in this video. So, ang trabaho ko po ay housemaid. And then, ano-ano po yung ginagawa as housemaid? So, ako po ay gumagawa ng ano, inaalagaan ko po yung bata. Mayroon akong dalawang alaga. Okay, inaalagaan ko yung dalawang bata. And they're so very beautiful. Especially yung bunso, oh my God. A smile pa lang sa bunso, nai-inlove talaga ako sa bunso. Yung alam mo yung ano, yung minsan, mayroon ka iniisip. And then, makita mo yung smile ng bata. Oh my God, ang cute. And then, ang sarap nga. Yay! Nakakagigil. Pero ano siya, masyadong cute, charming, and nakakawala ng pagod. And sometimes, hinahag ko, hinahalik-halikan ko, syempre. Pero okay lang naman halikan, hindi man strict kasi madam. And then, so inaalagaan ko yung mga bata. And then, ako po yung nagluluto, okay? Pero yung mga pagkain na dito, simple lang. Hindi kagaya sa lokal na pagkain sa ano, Saudi Arabia. Oh my God, lokal na pagkain sa Saudi Arabia. Ang daming, ano, ang daming panakot. Like, sibuyas, bawang, kamatis. Pero dito, ano, simple lang. Prito lang. And then, pasta. Kalas. Finish.
prito, pasta, salad, finish. And then, I'm very lucky kasi mabait po si Madam. Sana po hindi si Madam magbago. Mabait siya sa akin. And then, very outgoing person. And then, masayahin. Palaging tumatawa. Maliit na bagay na pinagtawanan yung maliit na bagay. Yung maliit na bagay lang, natatawa na siya. And then, yun yung magandang point doon. And then, instead na ano, maano ka, malilip up ka dahil ano, dahil maganda yung ano, very positive energy. And so aside sa magluluto, okay, ginagawa ko rin ay magplancha, o laba washing machine naman, plancha, yes, plancha. Kaya marami na akong ugat-ugat sa kamay kasi plancha, nagpla-plancha. And then, of course, linis ng bahay. Pero priority ko talaga na gawain ay alagaan ang mga bata. Okay? So, kung mayroon akong extra time, sabi kasi ni Madam, i-organize ko daw yung sarili ko na about sa timing. Ako na bahala mag, you know, schedule sa timing ko, mag-organize sa timing ko. Kung ano daw yung comfortable ako. So, kung tulog pa yung mga bata, kung tulog ko yung mga bata, so pupunas-punas muna ako, pero pag nagising na sila ay syempre priority ko sila, bigyan ng breakfast, and then mayroon kaming playtime, pupunta kami sa park. Oh my gosh, ang ganda ng park dila dito, ang daming mga punong kahoy, and then mayroon playground, and then marami kang ma-meet na mga kabayan din natin. And ang saya sa park dito. Dito ako banda sa ano. Siguro kung sa Barcelona City, Barcelona Centro mismo, kung galing dito sa pinagtrabahuan ko ay siguro ano lang nasa mga 20 minutes more or less, 20 minutes lang by bus. Ang dali lang, one way lang ako, hindi na kagaya ng iba na mag-metro pa, mag-train pa, and then mag-bus ulit. Ako, bus lang. Arrive na. O, di ba? Sinong hindi maano niya, ma-excite niya na hindi ka na mahirapan. Kasi pag winter kasi daw, tapos malayo yung area mo, mahirap daw kasi lalakarin mo, and then mag-transfer ka pa ng ano, from train to bus, from bus to train. So, mas maganda, sabi ng ano, tinirahan namin sa bahay, sabi ni ate, alam mo maganda yung ano mo, lugar mo, kasi one way ka lang, tsaka 7 stop ka lang, nandun ka na. Ay, ang ganda ng ano mo, sabi niya. Sabi ko, ay, natuwa naman ako kasi, di ba, komportable. Sino ba namang hindi gustong komportable, di ba? And then, okay, so nilalaro ko yung mga bata, pumunta kami sa park. And then, pagkatapos namin pumunta sa park, ay, uwi kami ng bahay, tapos magluto ako ng lunch ng bata. Okay, itong schedule na to, for the meantime, na hindi pa pumapasok yung bata. Pero, pag pumapasok na silang dalawa sa school, September 12, mag-starting klase. September 12, mag-starting klase. So, ihatid at saka sunduin ko sila from school. Okay, so, between yung time na yan, maghatid ng mga bata sa school, magsundo ng mga bata sa school. Okay, so ako daw magawa, sabi ni Madam, ako daw magawa ng schedule ko. So, anong time na maglinis ako, anong time mag-grocery ako, anong time na mag-take ako ng pahinga sa aking sarili, and then, yung time na maglinis sa bahay, yun yung ibig ni Madam sa sabihin na i-organize ko yung sarili ko. Okay? Hindi i-organize sa sarili ko na magpaganda ako, na presentable always. Hindi po yun. I-organize ko yung timing ko. Well, mas maganda na rin kung presentable ka. Di ba? Maganda naman talaga pag, you know, comfortable ta, presentable tayo, di ba? At least, kung ano, confident tayo, and then magagawa natin yung gusto natin gawin. Kasi, di ba, kung presentable ka, then you're feeling good, looking good, smelling good. O, sino ba namang hindi maging confident niyan, di ba? And, kasi pag inisip mo yung mga negative, ay, negative din yung araw mo. So, isipin mo na lang na swerte tayo sa buhay. Kasi, maraming mga tao na mas mahirap pa sa atin,
na walang trabaho. Alam mo ba, sa Pilipinas, ang hirap-hirap makapasok ng trabaho kasi ang daming kompetensya. Kagaya ko, hindi ako nakagraduate ng college. And then, marami kang, kung a-apply ako sa Pilipinas, naku, mahirap. Tapos ang daming kakompetensya ng mga fresh graduate. So, kaya ako naisipan mag-abroad din. Kasi, mas maganda sa abroad, diba? Malaki yung sahod. And then, ayun, so, hatid sundo ng mga bata kung ano, saan-saan na tayo nakakarating, guys. Ano ba to? Sana okay lang sa inyo, guys, no? And then, yun, hatid sundo sa mga bata. And then, pag kuha ko nitong bunso, o nung, ang bunso mo na yata ang unahin kong sunduin, laruhin ko pa si madam yung bunso ba, or... Kasi iba yata yung timing ng bunso at iba yung timing ng ano ng panganay. So, yun. Pagdating sa sundo, galing sa school, then i-prepare ko yung lunch or i-prepare ko yung lunch. And then pagka-prepare ko sa lunch, patulogin, syempre, patulogin. O, diba? And then pagkatapos ko patulogin yung bata, nagpla-plansya na ako, yun yung time na magplansya ako. Okay? Plansya. At saka ano, kung madali ako matapos, kung kunti lang yung pinaplansya ko, kunti lang yung ano, madali ako matapos. Oh, so, tinitingnan ko kung ano yung mga pendings ko. And then, yun na yung time na titirahin ko yung mga pendings ko ng mga trabaho kung tulog ng bata. And then, pagising naman, isang beses lang kasi kami pupunta ng park sa isang araw. So, pagising ng bata is playtime. And then, pagkatapos niyan ay magpre-prepare ulit ako para sa dinner, pagkain sa dinner. And then, magkano nga ba ang sahod ko bilang housemaid dito sa Spain? Okay. Ang sahod ko po bilang housemaid dito sa Spain ay 1,000 euro. Okay. Magkano ang 1,000 euro sa Pilipinas? Kung 1 euro, usually 1 euro is equivalent to 1 euro is equivalent to 50.70 or 50.59. Okay, so ipagbalagan natin ang 1 euro sa araw na palitan. Ngayong araw na palitan na to is 50.70. So, mayroon akong sa 1,000 euro sa Pilipinas, mayroon akong almost like 59,000 plus. Okay, 59,000 pesos. More or less, or more than pa. Okay. Pero yung iba may nagsasahod na 1,200 euro. Akin, 1,000 euro lang. Okay? Pero guys, jackpot pa rin kasi bago pa lang ako dito. And then, nakahanap na agad ako ng trabaho. And then, ang sahod, 1,000 euro. And then, sa Pilipinas, ano yan siya? Nasa mga 59,000 plus. And then, binibigyan din ako ni madam ng ano, pang transportation, yung bus card na unlimited. Kasi magsusundo ako ng mga estudyante niya, and then unlimited na bus card. Okay? Ayan yung pang tap ko sa bus. And then, diba, magandang bagay na, you know, bago pa lang, and then nakapasok na ako, and then next month, sasahod na nga, inshallah. Yun. So, ang sahod dito, usually kasi mga housemaid dito, ang sahod is 1,000. Or may iba may 1,100, 1,200 euro. Okay? So, yan po yung mga rates dito ng housemaid. Sa housemaid na, yan o, salary dito sa Spain. And then, yung iba na mga kabayan natin na gusto mag-apply ng magandang posisyon. Okay? Kanya, for example, galing siya sa Dubai. And then, manager siya sa Dubai, sa isang company sa Dubai, manager siya. And then, gusto niya ngayon magandang posisyon. Okay? Like, supervisor, manager, assistant manager. Ang requirements kasi, para kung gusto mo mag-apply ng ganyang klaseng posisyon dito, ang isa sa mga requirements is fluent ka mag-Spanish, fluent ka mag-Catalan. Spanish, Catalan, dapat fluent ka sa language na yan. And then, dapat ipa-assist mo din yung mga credential mo. So, for the meantime so huwag kayong magtaka na manager ka sa ibang bansa, manager yung ano mo, position mo. Pagdating mo dito, housemaid ang dinatnan mo.
kasi, kailangan kasi ng fluency. And then, mayroon ding, jackpotan lang, mayroon ding mga company na, you know, nag-hire sila. Kasi mayroon akong kakilala na Pilipina, may kakilala siyang Espanyol. And then, nangangailangan sila ng Filipina para sa ano, sa administration. Okay? Sa office na work. And then, hindi na tinatanong kung fluent ka ba nito or mayroon man naman mga ganyan. Pero jackpot lang bihira. Pero usually talaga, kailangan talaga marunong ka mag-Spanish. Fluent ka mag-Spanish. Tsaka Catalan. Kasi, magiging ano mo yan eh, magiging way mo yan para makapasok ka ng magandang posisyon. But for the meantime na hindi ka fluent, abay, magtiis ka lang muna sa housemaid na work. And then pag fluent ka na, saka mag-apply ka, then passes mo yun yung mga credential mo para yung pangarap mo na makatrabaho na medyo magaan ng responsibility or hindi ka gal sa trabaho ng housemaid. Tsaka magamit din yung kaalaman mo sa experience mo. Kung gusto mo ng ganyang posisyon, at saka kung kayo guys, plano nyo, manager kayo dyan sa ibang bansa, then plano nyo pumunta ng Spain and then gusto nyo ng magandang trabaho. Diyan pa lang eh, mag-aral na kayo ng Spanish, pwede naman kayo matuto sa YouTube or, di ba, kung sino man yung, ano, kasi ngayon online na tayo eh, pwede ka mag-aral through online. So, makahanap ka ng coach mo through online, makahanap ka ng teacher mo through online. And then, kung gusto nyo, na maganda position nyo, well, maaari laman po na mag-aral kayo ng Spanish, maging fluent kayo ng Spanish, at saka Catalan, and then, ipa-assist mo yung mga credential mo. And then, that's it. And hopefully, good luck sa'yo. Kasi, kung fluent ka na, then sabayan mo pa ng ano, swerte, hindi makapasok ka talaga sa mga magagandang, ano, may mga position or sa mga office kung hindi mo prepare ang housemaid. O, diba? Baka sabihin nyo, guys, na, 1,000 euro, lo. Marami ng, ano, marami ng pera si Annalie. Utangan na natin ang pera sa Annalie. Yan. Oy guys, kung alam niyo lang na yung pagpunta ko dito sa ano, sa Europe, syempre hiniram ko rin yung ano, yung pang-placement fee ko, and then allowance ko papunta dito, and then kailangan pang bayaran, and then kasi may mga iba kasi na manghiram ng pera, and then kung alam niyo lang na wala din kaming pera, kahit na may sahod, pero wala din pera kasi may mga utang, and then, you know, may mga maintenance na utang, like for example, yung iba, may kinukuha na yuta, na lupa, may kinukuha na kondo, may kinukuha na insurance, o diba? Syempre, babayaran yung insurance, babayaran yung kondo, babayaran yung lupa, yung iba yun ha, kaya, huwag yung mga ano na, porkit naka 1,000 euro, mayaman na, or may pera na, no, hindi, eh, kung mayaman lang kami, hindi na kami mag-abroad ah. Pero, kailangan namin ng pera, kaya kami nandito sa abroad. Okay po? And then po, let's talk about day off. Okay. Ano, ilang araw ang day off ko? At saka, kailan magsimula ang day off ko? At saka, kung yung holiday ba dito ay bayad o hindi bayad? Okay. Let's talk about that. Isisingit ko na dito. Okay. So, ang day off ko ay Saturday and Sunday. So, 5 days. And in a week, mayroon akong 5 araw na pasok. Okay. So, 5 araw from Monday to Friday. And then, kung si Madam ay hindi aalis ng gabi, burnis ng gabi, so, pwede na akong umuwi niyan. Umuwi niyan doon sa nirentahan kong kwarto. So, nirentahan naming bahay. Kasi may kasama kami sa sa room. And then, so from Friday, pwede na akong umuwi hanggang, babalik ulit ako hanggang Monday morning ng 8:30 a.m. So, yan po yung day off ko. So, mag-start ang work ko kasi from Monday 8:30 a.m. to Friday ng hapon. Pero kung si Madam ay may lakad, may dinner sa labas, may party na atinan, Sabado sa umaga na ako makauwi ng bahay. Okay, kasi ako po kasi stay-in. Stay-in po kasi ako. Okay? And then, so, sa Saturday morning hanggang Monday morning, yan. Saturday, bakit ba ako nahihirapan mag-explain? Saturday lang naman. Okay, Saturday,
ng morning, ako alis sa bahay ni Madam. And then, babalik ako ng Monday morning. So, mayroon akong Saturday and Sunday na day off. Then, babalik ako ng Monday ng 8:30 a.m. And then, yun! Di ba maganda? Maganda siya. Pero mayroon ding iba na ano, swerte din. Kung pag-uusapan ng swerte, mayroon din talagang swerte. Buenas pa. Swerte na. Buenas na swerte pa. Kasi, kagaya nung ano, nakilala ko sa park, nung namasyal kami sa park. So, ang stay out siya. So, simula siya ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. And then, sa isang araw, mayroon pa siyang 2 hours break. And then, wow! Again, guys. Kasi baka hindi ko na-explain na mabuti. So, ang kaibigan ko ay stay out. And then, ang start ng timing niya ng work from 8 a.m. hanggang 5 p.m. And then, sa between 5 a.m. to 5 p.m., mayroon siyang 2 hours break. Oh, saan ka pa? Mayroon 2 hours break. And then, salary? Yan lang, hindi ko sigurado. Parang sa 1,000 euro yata. Yes, parang 1,000 euro din yata. Or more pa. Diba swerte? Mayroon 2 hours and then stay out pa. And then, of course, libre din yung ano niya, pamasahin niya. Kasi unlimited yung bus card eh. And then, mayroon ding iba talaga swerte. Tsaka, guys, kung kayo po, especially sa mga taga-Hong Kong. Mahal ko talaga yung mga taga-Hong Kong kasi alam yung mga, nung sa Pulan ako dati, meron ako nga may mga ka-roommate na taga-Hong Kong kasama sa bahay na taga-Hong Kong, kasama sa accommodation. Ang sisipag nila, guys, you know, sanay na sanay sila sa mga mahihirap na trabaho, mabibigat na trabaho, wala silang reklamo. And then, ay, hindi ko naman sinasabi na, ano, na yun lang yung na-observahan ko sa kanila. And then, of course, naman talaga, na lahat naman tayo masisipag talaga. And, yun. Especially kung mayroon kayong pangarap na pumunta ng Europe. Of course, of course, everything is possible. And para kung pupunta man kayo ng Europe, good luck po. Kasi para naman po talaga sa lahat ang ano eh, ang Europe. Ibig kong sabihin, kung may pangarap ka na makarating ng Europe, eh you're very welcome na mangarap. Kasi tawag nito, i-push mo lang yan. Kung may pangarap ka, i-persige mo lang and hanggang makarating ka ng Europe. And kasi para sa lahat po ang opportunity. Kung gusto niyo po ng opportunity, para sa lahat po ang opportunity. Okay po. May kasense pa ba akong kausap? Hindi ko lang alam kung may kasense pa akong kausap. And then, so salary. Yan, yun. And timing ko is from 8 a.m. to 8 a.m. to minsan 9 p.m. Minsan 8 p.m. din ako matapos from 8 a.m. to 8 p.m. Pero sometimes abutan ako 9 p.m. It's okay kung abutan ako 9 p.m. kasi sometimes din naman nakakaupo din naman ako. For example, natulog yung bata. Syempre, hihirit talaga ako ng upo niyan, ako, 'di ba? Hindi kagaya sa ano nung nagtrabaho ako sa hotel. Oh my God, tuloy-tuloy yung 10 hours yung duty namin, sometimes 12 hours, sometimes 14 hours yung duty namin sa hotel. Straight na straight yan. Makakaupo ka lang kung mag-wipe ka ng baso or kutsara or plato. Tapos yun, kaya dagko, lumalaki yung mga varicose ko. Kasi sa hotel, bihira ka makakaupo. So, pero kung trabaho ko sa bahay, okay? Marunong ka lang mag-organize ng time mo. May time, malaki-laki din yung time mo na magpahinga ka. Okay? So I guess guys, ito lang muna sa ngayon. Sana po ay nasiyahan kayo sa video na to. And guys, if nasiyahan kayo or medyo na-leave off kayo ng konti, please give me a thumbs up. And don't forget to hit the bell notification para ma-updates po kayo kung ano pa yung future videos ko. Okay po? And then, mag-ingat po kayo palagi. And sa mga kababayan ko na nandiyan sa Hong Kong, nandiyan sa Saudi Arabia, nandiyan sa Kuwait, Qatar, na may pangarap kayong mag-Europe kasi gusto niyo ng medyo magandang buhay para sa pamilya. And then, ma-invite mo yung pamilya mo. And gusto niyo po for a change. Para po sa lahat ang Europe and then
i-porsige nyo lang yung mga pangarap nyo. And sana po, pagpalain po kayo sa mga desisyon na ginagawa nyo sa buhay, nagagawin nyo sa buhay. And sana po, maayos po yung madadatnan nyo. And then kung hindi man, don't worry. Kasi may kasabihan na, you are bigger than your problem. So, lahat nyo yan, malalagpasan man kung mayroon kayong mga pagsubok sa buhay. Okay po? And ito lang muna. And I'll see you on my other videos. Bye for now. See you. Mwah-mwah. Chup-chup.